Nakipagpulong si Chinese State Councilor at Foreign Minister Wang Yi kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Sa gitna naman ng mga inihaing protesta ng Pilipinas laban sa mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea, naniniwala po ang China na magbibigay daan ang pagkapangulo ni President Bongbong Marcos ng anilay golden era sa relasyon ng dalawang bansa. Nakatutok si JP Soriano. Nakabarong Tagalog nang dumating sa Department of Foreign Affairs ang pinakamataas na diplomatic official ng China, na si State Councilor and Foreign Minister Wang Yi. Nag-courtesy call si Wang kay DFA Secretary Enrique Manalo na sinundan ng bilateral meeting sa pagitan ng dalawang ministro. Nataon ang pagbisita ni Wang matapos ang muling paghahain ng DFA ng panibagong diplomatic protest laban sa China, matapos umano gumawa ang China ng mga illegal fishing activities sa West Philippine Sea. Ipinrotesta rin ng Pilipinas sa China ang pagsunod umano ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na magdadala ng supply sa BRP Sierra Madre. Hindi malinaw kung nabanggit ni Manalo kay Wang ang tungkol sa diplomatic protests, pero bago nag-umpisa ang closed-door bilateral meetings, sinabi ng bagong DFA Secretary na naging mabuting kaibigan at close partner ng Pilipinas ang China. China has been a good friend and close partner of the Philippines in our recovery efforts, and we have stood shoulder to shoulder in times of great difficulty. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi lang dapat ang usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea ang pinag-uusapan ng China at Pilipinas, kundi pati ang ilang mahalagang issue gaya ng educational exchanges at military partnership. Dahil dito, naniniwala raw ang China na sa pagkakaluklok kay President Marcos, tutungo na sa ibang pahina ang relasyon ng dalawang bansa at magbubukas ang anyay golden era ng relasyon ng China at Pilipinas. We highly appreciate President Marcos' recent commitment to pursuing friendly policy toward China, and we speak highly of his recent statement that have sent out a very positive signal to the outside world. Such statement includes that he has been saying that China is the strongest partner of the Philippines, and he hopes to further deepen and build even stronger relationship with China. Working together, we can surely open up a new golden era for the bilateral relationship. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.